Yo, magandang umaga guys. Welcome to my channel. Papa J Car and Moto Vlog. Ayan, nag-iba na tayo ng name, no? Ngayon guys, for today's video, no, tuturuan ko kayo kung paano ikabit ang natawag dito. Yung rain visor or windshield ng ng NMAX B2. Yan yung 2022 model, no. Ikakabit natin yung bracket niya. So, nag-avail tayo ng online bracket para mapago din yung ating side mirror. So, mas maganda kasi sa side mirror hindi gumagalaw kahit magliko-liko ka ng manibela. So, maganda steady siya parang sa mga big bike. So, kaya naisipan natin mag-upgrade ng windshield bracket. So, ayun. Actually, first time nating magkakabit nito, guys. Kaya wala rin akong idea, no, paano to ikabit. So, itong tutorial na to, guys, hindi ko naman sasabing magaling tayong magkabit o basta ito guys, para lang sa hindi nakakaalam kagaya ko, no, nangapatin ako. Pero ginamit ko dito yung aking common sense, no. Siyempre, iisipin natin, lahat naman ng butas nun may reason ba't doon nakaposisyon. So yun yung ginamit natin para maikabit natin kahit first time tayong magkakabit dito. Maikabit natin na maayos. So yun guys, ang isang technique dito guys, pag kinabit nyo lahat ng bolt and nut, huwag nyo munang i-fix. Para kung sakaling may gagalawin kayo, i-adjust. Ma-i-adjust nyo pa ng maayos. So, yun guys. So, ito guys, panoorin nyo na lang, no? Sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Pindutin lang yung bell. At, ayun, i-share nyo na rin yung aking video. So, yun guys, yun lang. So ito na nga guys, no. Ayan, nakita nyo. Kinabit ko na muna agad yung side mirror para maayos na may lapat. Tapos ito yung mga tornil niya. Isang set 'yan, guys, pero hindi yan lahat magagamit. May susobra diyan. Marami-rami ring sumobra doon sa pagkakabit natin. Ayan, nakita nyo, tinatanggal ko na yung sa lalagyan. Tapos yung apat na 'yan, ihiwalay natin 'yan, guys. Ayan, kita nyo. Bali yan, may butas sa gitna. Siya lang ang may butas sa gitna. Ayan. Kasi diyan ipapasok yung tornilyo ng ng rain visor natin. Ayan. Yung windshield. Ayan. Diyan apat yan. Bali diyan nakatornilyo yung windshield. So ayan, kita nyo apat. Apat na nut yan, ha, saka apat na bolt. Ayan. Tapos, yan, makita nyo, may dalawang butas sa gitna ng pahaba. Diyan mag-a-adjust kasi yung ating bracket. So, yan, ikabit natin. So, nasa ilalim, guys, yung nut. Yan. Kasi, trabaho nyan. Pag na-adjust mo na, pwede mo na siyang higpitan para hindi magalaw yung ating windshield. Pero, during na kinakabit nyo pa lang dyan, huwag nyo muna higpitan. Ayan, bali lalapat nyo lang muna. Tapos mag-a-adjust na lang kayo pag nakabit na yung ating So ayan, kinakabit na natin yung apat na yan. Ayan, yung maganit pa, bago eh. Hirap ikot. So ayan, medyo nagpitan na. Tapos susunod naman natin guys yung isa naman yan. So ganyan siya, dalawang butas lang naman yan. So ayan ang magiging ibabaw, no? Ayan. Tapos ganun din sa kabila, kakabit din natin yan sa kabila.
So yung isa ganun din, kabit din natin. Para mamaya ilalapat na lang. Ayan, tapos na yung dalawang side. Ayan. Ayan. So ayan, nakita nyo. Apat lang naman yan na, ano, na iakabit natin dyan sa pinaka bracket. So guys, ayan na. Ito yung mga gagamitin natin yung mga tornillo. Saka kailangan natin guys ng dalawang klase ng Allen rims. Isang 8 saka isang gis. Tapos ito yung ibang tools guys. Mga Philips screw. Saka kailangan din natin ng yabe dito. Ayan, Philips screw. Kailangan din natin ng Philips screw. Tapos parang hindi ko alam kung 14 o 13 yung baba natin kailangan din natin sa so, ano, yabe guys. Tapos kailangan din natin ng yabing gis. So yun guys, gamit ang ating Philips screw, tinatanggal na natin ngayon yung ating windshield. Ayan. So pag natanggal yung windshield, kukunin na natin yung pinaka first attachment. Ayan, yung pinaka main plate natin. Ayan. May apat na butas. May marami, actually 8 butas ata yan. Pero yung dalawa dyan, siguro yung isa sa Aerox. Sukat ng Aerox siguro yung isang butas dyan. So yun, gamit yung tornilyong mahaba, yung 8 sukat. Mahaba yun na Allen rims. Isasabay nyo na yung first plate saka bracket. Pagsasabay nyo na sa pag-fix. Yan. Kaya isinama na kita nyo, sinama ko bago tinurnilyo. So, wag nyo muna higpitan lahat. No? Pag mag-attach tayo ng ganyan, wag natin higpitan agad. Kasi ilalapat pa yan eh. Hindi natin sigurado kung tama yung pagkaka, lalo't first time. First time. May ano yan, ha? May washer yan. Yan. May bolt and washer yung kakabit natin kasi malaki yung butas niyan eh. So kailangan may washer. Actually kung may mas malaki pa kayong washer sana na may 8 lang ang butas, pwede yung yun ang gamitin kasi nalilitan ako sa washer niya. Yan. Okay, nakabit natin yan. Tapos yung butas niyan guys malalapad. Ay hindi, medyo pahaba, paoblong. Isagad nyo sa gilid kasi hindi lumalapat yung windshield pagka bisaklat yung pagkakabit ng bracket. So kaya nga sabi ko, wag nyo muna higpitan lahat kasi mag-a-attach kayo ng windshield, hindi lalapat. Yan, kung nakita nyo, sinisipat natin yung bawat ano, position nya. Mamimili tayo ng mga tornilyo dyan gagamitin. Ayan. Apat. Actually, marami-rami naman yung bolt na yan eh. Pero yung apat lang magagamit dyan sa may pagkaka-attach ninyo sa NMAX. Ayan. Ayan. Same sa kabila, ganun din. So, pagtatapatin nyo lang sila. Ayan, kakabit natin yan. Ayan, kailangan sipat na sipat. Gabi kasi natin ito guys ginawa, kaya medyo sinisipat natin kasi pag nagkamali tayo ng salpak niyan, malo-lost rig yan. So wala nga lang siyang kasamang ano, no, phone holder. So baka pipili tayo ng separate yung bar niya. Diyan nakakabit sa pinakataas yun. So yan, tinotornilyo natin guys. After natin yan matornilyo guys,
yung dalawang parte naman niya, yung mismong nakakabit dun sa windshield. Naalala nyo, may meron tayong unang tinurnin nyo na apat na butas, yung may butas sa gitna. Ida-direct nyo na yun, guys, ilapat doon sa windshield bago, pero wag nyo hikpitan, bago ilalapat yan sa pinaka, yan, sa pinaka unit na natin. Ilalapat natin doon sa noon na, ng NMAX. Kaya hindi natin, lahat kan guys, hindi pa mahigpit yan, no? Binaon lang natin ang stove, pero wala pa tayong hinihigpitan dyan. Ngayon, susukatin muna natin yan. O yan, medyo nakaano na siya. Lapat na lahat ng tornilyo. Pinabaw na lang ng husto. Kinukuha na natin dyan yung windshield. Yan, nakita niya yan. Inaaral kasi natin guys kung paano ikabit yan. Yan. Inaaral natin yan kung paano ikabit. So yan guys, yan nakita niyo ha. Medyo tinanggal na lang natin ulit kasi mahirap ikabit ng gano'n, ng gano'ng style. So parang naisip ko ilapat na agad yung bakal dun sa windshield saka ikakabit dyan sa may para mas mabilis. Kita nyo, tinanggal ko ulit. Tinanggal ko ulit yun guys eh kasi hindi sumakto yung butas. So kailangan nating yan. Okay, nakita nyo. So yan, nakita nyo. Nilapat natin dyan. Yan, nung matanggal ko yung dalawa, kinabit ko, tinanggal ko ulit. Ayan, nakita nyo na yung nakalapat, no. Saka natin sasalpak. Yan. Para maiwasan din natin magasgas yung windshield. Kasi ingat na ingat ako dahil nga stock yan eh. Iba pa rin pag stock. So actually bibili pa tayo ng ibang style. Siguro yung smoke type. Baka mas bagay para dalawa, mayroon tayo dalawang klase. Tapos subukan kong aralin kung nakakabili ng bracket na yon para pag gusto mo magpalit-palit ng pwede. So kailangan na natin dito guys dalawang klaseng gamit. Isang socket rinse na gis saka isang open rinse na gis din para pangontra. Kita nyo, pag habang nilalapat ko, inaaral ko kung yung distance ng dalawang bakal nakakabitan kung sumakto. Kaya nakita nyo guys, niluwangan natin ulit yan. Yan. Kasi kailangan isagat sa gilid yung tornilyo para mag-abot yung dalawang butas sa ibabaw. Yan. Kita nyo, niluwagan ko yan. Ipipress ko yan. Paano? Yung isa, palet. Aparite yung isa naman palet para magsalubong. Kasi medyo malayo yung butas. Kita nyo. Yan, nung naikpitan na natin, ayan, nakita nyo. Yan, maglalapat na yan eh. Hindi pa nga masyadong lapat yan eh. Pero during kinakabit natin, kasi flexible naman yung windshield, lalapat naman siya. O yun, okay na guys. Kaya semenyas tayo ng okay dyan. Yan. Iingatan nyo guys, huwag madikitan ng tools yung windshield para iwas gas-gas. Iba pa rin yung makinis yung unit nyo. Ayan. Inuha na natin dyan yung mga nuts niya para so, nung nakita nyo, nung siyempre, hindi natin matutornilyo guys, nakakabit yung windshield. Tinanggal ulit natin yung windshield. Tapos,
yung nakalapat na yan, saka natin tunurin nyo sa gilid. Bali, kaya sliding yung style ng butas niya mahaba. Kasi pwede nyo i-adjust yung haba niya para kung dumidepende sa size ng windshield nyo yung butas niya, kung paano nyo i-adjust. Kaya nakita nyo, tinanggal ko ulit yung windshield. Kaya sabi ko guys, huwag nyo munang hihigpitan pag nagkabit kayo, kasi possible tatanggalin nyo ulit. So this time guys ha, pag kinakabit nyo na yung windshield, gumamit kayo ng, advice ko, gumamit kayo ng, ang sukat nito guys, 8 eh. 8 na, ano, na socket. So either gagamit kayo ng Phillips screw, pero ang gamit kasi nating bolt, yung ano, yung parang rainbow bolt combination of silver yung ginamit ko eh. Kasi dumidepende ako sa kulay ng motor pag nagkabit ako ng accessories. Kasi ayoko maging bado yung ano natin, unit. So kaya bago ako bumibili ng accessories, inaaral ko muna yung kulay kung aangkop ba dun sa ating unit. Yan. Diba? Para ito guys, technique to eh, para hindi maging bado yung sakyan. Kasi the more na maraming di kulay na kinakabit, parang para sa akin lang ha, hindi kasi tayo para percentage. The more na makulay, nababaduyan ako guys. So ang ako, kung ako tatanungin nyo, 2 to 3 colors lang ako, marami na yung 4. So hanggang 3 kulay lang ako, silver, black, tapos accessories color. So sa silver kasi ang bagay lang naman dyan halos itim, o kaya yung rainbow blue, ganun. Yung parang burn color, yun ang bagay sa silver saka black. Yan. So inaaral talaga natin, ayoko kasi maging bado yung ating motor, kasi alam niyo na makakantsawan tayo dito guys. Diba yung iba sa atin eh, kahit walang wala na malakas pa mamintas. Yun ang totoong, yun ang masakit na katotohanan, no? Kung sino pa yung walang wala, yung pa yung mga malakas mamintas. Kaya medyo ingat tayo sa pag-setup ng ating unit, kasi medyo nagbago ang taste ko sa setup eh. Dati mahilig tayo sa colorete, ngayon minimal lang tayo na medyo may dating. Yan. Habang nag-iiba kasi tayo ng lifestyle, nag-iiba rin tayo ng taste sa ating mga ginagamit, no? Iwan ko kung nag-improve ba o ano, bumababa, no, yung ating quality. Yan. Kita nyo, medyo mabusisi yung ating pag-i-install dyan. Kaya iba pa rin guys yung may alam, no? Kasi pag tayong gumagawa, naiiwasan natin yung mga gasgas. Pero pag pinapatrabaho natin sa iba, actually, di naman nila iniingatan, no? Lalo na pag kumipila yung customer. Lalo na sa pagdating sa motorsiklo, marami nagpapasetup. So, advantage dito yung marunong pag gumawa, no? Mag-DIY, kasi talagang careful ka dahil sasakyan mo yung ginagawa mo. Yun ang advantage pag marunong tayo sa ating mga sasakyan. Yan. So, kita nyo naman guys. So, dito lahat lang ng gagamitin nating accessories, no? Magdidepende lang tayo sa dalawang kulay, no? Ayoko na masyadong makulay. Kaya, yan. Para medyo classic. Classic lang yung ano natin, sasakyan. Didepende lang tayo sa dalawang kulay. Hanggang 3 kulay guys, yan. Para medyo may contrast. Alam nyo kasi mas mukhang mamahali ng accessories pag tipid lang sa kulay guys. Parang classic lang, yayamanin yung dati. Yung isang tingin mo alam mong mahal yung accessories na ginamit. Minsan kahit hindi mamahal yung mga ginagamit natin, basta marunong lang tayo mamili ng quality, no? Marami namang, may marami kasing guys supplier na nananamantala, no? Yung iba, mura lang naman talaga pero pinipresyo ng mahal. So dito, kung magaling ka mamili, kung yung nabili natin na to guys, online natin nabili, mura lang eh, pero
kaangkapal ng bakal niya, tapos pulido yung kulay. Shout out sa ano ha, sa aking nabilan online. Yan. Hindi ko lang matandaan yung brand ano nila, brand name nila, pero ito yung mura na brand. Bago kasi ako bumibili ng accessories, so sa online, binabasa ko muna yung review niya, kung marami may mga ano yung mga complain. Mostly may mga complain naman, di kasi wala namang perfectong supplier, no. May mga nagka-crack ang salamin siguro sa delivery, bara-bara sa courier. Pero itong binideliver sa atin, napakasilyado. Nakita nyo kanina dun sa ating first video, no. Makikita nyo habang tinatanggalan natin ang ano yung yan, pinunasan muna natin. Habang tinatanggalan natin ang balot, no, talagang yung side mirror niya, balot pa ng ano, ng bubble wrap. Bawat mirror. Kaya siguro dahil sa complain-complain muna, natuto na sila. So yan, ito guys. Pulido na to guys, no. Yung kinakabit natin, nakita nyo, sakto na yung mga butas niyan. May konting lihis, pero nahihilot kasi nga, flexible yung ating ano, windshield. Kita nyo, kintab pa guys, no. Kasi bagong kuha lang natin tong headmax, so wala pa tong 1 week siguro. I think magwa 1 week pa lang, no. Etong windshield na to, hindi na natin tinanggalan ng plastic. Tinanggalan lang natin 'yan kagabi lang, no, nung in-install na natin 'yan. Sabi ko nga, hindi ko muna alisan ng plastic hangga't di ako nagpapalit ng bracket. So ito guys, video na to, patapos na to guys. Ayan, nakita niyo kumuha tayo ng tools. Ang tools pa nga natin ginamit dito yung mabilis na tools ginamit natin dito eh. Pero dahil pahiga yung pag-ikbit niya, nag-worry ako baka tamaan yung engine. Kaya nagpalit tayo ng ano dito. Nagpalit tayo ng socket rings. 8 guys, ano, socket rings gamitin nyo. Makikita nyo yung ginamit ko dito guys, kung gano'ng ka-convenient. Medyo hindi pa tayo sanay mag-adjust dito ng side mirror. Kita nyo yung ginamit ko tools. Palapad, no. Ayan, pahiga. Bali, ang problema kasi dyan, pagkamali ka, tumama dun sa windshield, pwedeng magasgas. So, sensitive kasi yan dahil plastic. Ayan. Kaya naisipan natin dyan, magpapalit tayo ng tools. Ayan. Automatic adjust yan eh. Ayan, nagpalit tayo guys. Kasi nakaalala ako, baka tamaan eh. May kompleto naman tayo sa tools. Kaya ayan, gumamit tayo ng socket. Tapos ginamitan natin ng holder, nung handle na screw type. Parang handle ng screw. Phillips 2, yan o. Parang screwdriver yung handle niya. Ayan, kita nyo. Pag higit-higitan nyo ito guys ha, huwag nyo masyadong higpitan ng gusto kasi plastic lang yan guys, baka magpitak. So actually makunat ang plastic ng stock eh. Kaya yan ang magandang klase na plastic kung ginamit mo sa stocks galing kasa. Pag nag-replace na kayo ng aftermarket guys, asahan nyo malutong yung mga plastic na mabibili nyo. So bibili pa tayo ng isang ano dito guys, windshield. Pampalit sa kanya para maiba naman. Isipin ko lang kung smoke type o solid black. Pero tingin ko smoke type bagay sa silver. So ayan, nakita nyo guys, tapos no. Adjustment na lang ng side mirror ang kailangan natin dito. Tapos may higpitan din kayo dyan sa ilalim ng side mirror sa pinakababa. Guwapo na guys, di ba? Kita nyo naman, mapits na. Pangalan nga pala nito Diego, no, yung ating inmax si Diego.
Ayan, tinanggal na natin guys, siyempre yung lumang sibling rod. Ayan, tatanggalin nyo. Actually guys, yung side mirror, yung kabila nung tanggalin ko, nagkamali pa ako eh. Kaya medyo parang manlost rin yung bracket ko. Stuck, ayan o, kita nyo. Ayan o, mali yan guys. Dapat pahina. Kaya kahit pinupok ko, kaya o. Nagduda na ako, kaya binago ko yung ito. Dahil nga, ngayon lang ulit tayo nagmotor, no? After 6 years, ganyan lang ulit tayo nagmotor. First time pa natin sa ano, sa scooter type. Underbone lang lagi ang motor natin dati nung hindi pa tayo nagpo 4 wheels. Kaya nung sumampa tayo sa 4 wheels guys, nagkaroon tayo ng 4 wheels, binenta ko yung ang huli kong motor, ang unang motor Lipan eh. Tapos dahil nga bago lang ang mga motor noon, hindi pa tayo marunong sa brand, Lipan kinuha natin. Tapos nung matuto na tayo, nung nag Honda tayo, RS125, ang problema nakarnap, nanakaw. Ngayon nagkaroon ulit tayo ng Smash. Tapos pagkatapos natin sa Smash, nakakuha tayo ng Toyota Vios, binenta natin yung Smash. Tapos after Smash, di na tayo nagka-motor guys, no? Ito na yung motor natin agad. So pang-apat na motor natin to. Yan. So hopefully pagpas ng panahon guys, sana mag-big bike naman tayo, no? Kasi ayun talaga pangarap ko, big bike. Para meron tayong pang dito-dito, may pang doon-doon. Kita nyo, tanggal din naman natin yan. Pinaral na natin paano tanggalin. Yan, pinasok ulit natin yung luma. Para siya magdadala ng ikot. Yan, sila yung ulipit. Yun, natanggal na natin guys. Pahila yan. Sa kanan, sa kaliwa, patulak. Yung kanan, pahila. Ganyan ang pagluwag ng side mirror, guys. Ayan, so, kailangan natin itabi yung luma, yung stocks. Actually, guys, ha, kung pwede po, pwede nga lang ipalit yan, ha, yung stocks dun sa binili nating ano. Pakapalit ko yan, eh. Kaya lang, magkaiba ng bracket. Magkaiba yung size nung... Ayan, malaki kasi masyado yung dito sa ano. So guys, yun na, natapos na tayo. Ito yung pinagpalitan. Iaayos na natin ang mga ganyan. Magamit pa natin. So yun guys, abangan nyo ulit yung susunod kong video para sa ating NMAX. Baka susunod natin is sticker o kaya ilaw yung ating signal light. Papalitan natin ng dual function. So yun guys, paalam.